In Acts chapter 27 verse 41, umpisahan po natin mga kapatid. So verse 41, and falling into a place where two seas met, they run the ship aground, and the forepart stuck fast and remained unmovable, but the hinder part was broken with the violence of the waves. And the soldiers' counsel was to kill the prisoners, lest any of them should swim out and escape. But the centurion, willing to save Paul, si Paul po, mga kapatid, ay isa po sa mga prisoner that time, kept them from their purpose, and commanded that they which could swim, should cast themselves first into the sea and get to land. And the rest, some on boards and some on broken pieces of the ship, and so it came to pass that they escaped all safe to land. Tanong tayo mga kapatid, next pala. Acts chapter 8 verse 1, sa pagpapatuloy po ng kwento, and when they were escaped, then they knew that the island was called Melita, and the barbarous people showed us no little kindness, for they kindled a fire and received us everyone because of the present rain and because of the cold. Nilalamig po sila mga kapatid dahil sila po ay nag-swim sa dagat. And when Paul had gathered a bundle of sticks, sabihin po natin, a bundle of sticks, and laid them on the fire, there came a viper out of the heat and fastened on his hand. And when the barbarians saw the venomous beast hang on his hand, they said among themselves, no doubt this man is a murderer, whom, though he hath escaped the sea, yet vengeance suffereth not to live. And he shook off the beast into the fire and felt no harm. Last verse 6. Howbeit they looked when he should have swollen or fallen down dead suddenly. But after they had looked a great while and saw no harm come to him, they changed their mind and said that he was a god. Praise the Lord. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At I request Brother Joseph to lead us in prayer. Praise the Lord. Lord Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa pagkabasa ng iyong salita, O Diyos. Bless the ministry of your word, God. Hayaan mo, Panginoon, na makasumpong lahat, Panginoon, naghahanap ng iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, na magkaroon ng pagpapala ang lahat ng Panginoon, naghahanap ng blessing. Hayaan mo, O Diyos, makasumpong na kagalingan ang lahat, Panginoon, ng may sakit, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong salita, Lord, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Yes, Lord. Ang iyong lingkod, upang, Panginoon, madala ng maayos ang iyong salita ngayon para nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpalan ng Panginoon, sumigaw ang praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Wala pong matutulog sa atin, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Nice ko pong dalhin sa umagang ito, mga kapatid, ang pamagat na contribute to the fire. Yes, Lord. Yan. Yeah, upo na kayo. Contribute to the fire. In our text, mga kapatid, ito po ay kwento. Si Pablo po, mga kapatid, na isa pong apostol at mangangaral, alagad po ng ating pong Panginoon, ay isang bilanggo noon na papuntang Rome sa Italy para sa isang paglilitis. He was in the ship together with the other prisoners. So, marami po sila doon, mga kapatid. For about, ang sabi ng Bible, mga kapatid, kung babalikan po natin, magbabakrit po tayo ng base sa kwento sa chapter 27, 720 sila. No, sa napakarami, mga kapatid, na bilanggo. At kasama nila doon sa ship si Julius, na isa pong centurion. At sa kanilang paglalayag, mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, the ship was in a storm. No,
malakas na bagyo ang dumating, ito po ay tinawag na... Sige, Bible trivia. Bible trivia, oh. Ano yung tempestuous wind? Tempestuous wind. Ano pong pangalan, mga kapatid? Ito po ay napakalakas na hangin, bagyo, mga kapatid. Tinawag po ito yung Euroclidon. Ayun. Nako, tumatanda na talaga ako. Praise the Lord. Euroclidon. Ginagawa nila ang lahat, mga kapatid, na posible mga bagay para makaligtas doon sa malakas na bagyo. Actually, napakarami na po nilang ginawang stopover. At doon, kung babasahin po natin, mga kapatid, nag-usap ang Panginoon kay Pablo, ang sabi ng Panginoon kay Pablo, kayong lahat ay hindi mapapahamak, makaliligtas kayo, basta mananili kayo sa ship. Pero hindi ganun lahat, mga kapatid, ang kanilang kaisipan na nasa barko. Dahil nga, mga kapatid, dumating ang napakalakas na si Euroclidon. Diba, kung mayroon tayong bagyong karinalo ng karaan, mga kapatid, Euroclidon, mga kapatid, ang ginawa po nila, mga kapatid, na nasa barko, kanila pong tinapo na ang ibang mga gamit nila, mga kapatid, dahil napakalakas ng hangin, halos matutumbal na yung sinasakyan nilang barko. Praise the Lord! At sa huli, mga kapatid, ang sabi ng isang kawal, ano na natin ito? Binasa natin kanina, mga kapatid. Sabi niya, patayin na lang yung mga bilanggo para makabawas sa kanila. At syempre, para hindi sila matatakas. Baka mamaya, mapagpag sila, makatakas sila dahil sa bayong hindi na natin makita kung nasan sila napunta. Ganoon, mga kapatid. Pero sa Acts chapter 27 verse 43, ang sabi ng centurion, mga kapatid, na si Julius, hindi po siya pumaya. Gusto niyang masalba si Paul. Dahil bakit kaya? Naalala niyo yung kwento ng centurion, mga kapatid? May ginawang milagro sa kanyang Panginoon. Praise the Lord. So, pinigilan niya yung kanilang balak na patayin yung mga bilanggo. At pinag-utos ng centurion na ang mga makakalangoy ay magsitalo na. Sino kaya dito, mga kapatid, yung pagkalong sitwasyon, tatalon at lalangoy? Amen. Meron ba dito nun? Sa dagat, mga kapatid. Kaya marami mga kapatid ang tumalon at lumangoy, mga kapatid. Nasa na ako, nawawala. At kanilang iligtas ang kanilang mga sarili at pumunta, mauna na doon sa may baybayan sa lupain, mga kapatid. At ang iba, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ang ibang mga naiwan ay humawak sa mga kahoy. Diba? Siguro ako, ginito ako, isa ako dito, mga kapatid, dahil hindi ako marunong lumangoy. Hahalap ako ng kahoy para maglutang-lutang na lang ako doon, mga kapatid. At magkaganyan lang ako. Papunta doon sa lupa. And the Bible said, some on broken pieces of the ship that they escaped all safe to the land. Ang iba, mga kapatid, doon humawak sa mga pira-pirasong parte ng ship, mga broken pieces ng ship. Dahil ang kwento, mga kapatid, ang kanilang ship, mga kapatid, ay nagkasira-sira na. Unti-unti na po itong lumulubog. And it came to pass, silang lahat ay naligtas na nakarating sa kalupaan. At ang barko na susubukan nilang iligtas, mga kapatid, ay unti-unti na lumubog. The ship that they are trying to save had fallen apart. Today, mga kapatid, alam po natin, mga kapatid, kung ano yung pakiramdam kapag yung mga bagay, mga kapatid, na gusto mong isalba sa iyong buhay ay unti-unti na nawawala. Ano yung pakiramdam, mga kapatid, na mga bagay sa iyong buhay ay unti-unti na nawawala, yung mga mahalagang bagay po sa atin, mga kapatid? Meron po tayong mga plano, mga pangarap, mga dreams, ambitions, hopes, pero hindi po natin masagal
give, mga kapatid, sa barko. Praise the Lord. Some of you got your dreams in scholarship. Ay, Brother Adrian, mga kapatid, naka-scholarship, mga kapatid. Some of us got all your hopes in a relationship. May mga plans and dreams, important things po tayo, pero kasama na lumubog doon sa barko. Praise the Lord. But mga kapatid, let me remind you today that God does not need a ship to get you to your purpose. He can work around your plans. Kaya-kayang gumawa ng Diyos kahit wala na ang bagko. Kahit mawala, mga kapatid, yung mga plano natin sa buhay. Kahit na yung mga dreams mo natin, yung hopes natin ay nawala. Bumagsak, mga kapatid. Lumubog. He doesn't need the sails. God doesn't need, mga kapatid, yung kapitan ng barko. Hindi po kailangan ng Diyos, mga kapatid, ang mga bagay na nasa barko. Kaya ng Diyos na iligtas po tayo gaano man kalaki ang panganib. Kaya po ng Diyos na ibigay, mga kapatid, ibigay ang lahat ng ating pong pangangailangan. Even without that ship, even without those plans, those dreams na nawala sa ating, mga kapatid. Diba? Marami tayong mga bagay, mga kapatid, pinagtrabahuhan, pero minsan nawala lahat yun. Alam natin yung pakiramdam na yan, mga kapatid. Mahirap, mabigat, pero hindi kailangan ng Diyos ng lahat ng mga bagay, mga kapatid, para hindi niya kaya ibigay, palitan na mas maganda, na mas malaki yung mga bagay, mga kapatid. Ang mga bagay na nawala po sa amin. Praise the Lord. Kaya you might have to float in on some broken things in life. Some of us, mga kapatid, came from a broken home. Some of us came from a broken family. Some of us, mga kapatid, came from a broken marriages, broken dreams. But hindi po ito matter sa ating pong Panginoon. Wala po halaga ang mga bagay na yun sa ating pong Panginoon. Kung nawala man ito, mga kapatid, makakarating pa rin po tayo sa lugar kung saan po tayo dadalhin ng Panginoon. Kasi minsan, mga kapatid, yung mga bagay na yun, mga kapatid, na meron po tayong pinapangarap po natin, yung ating pong inaalagaan, ito po, mga kapatid, ay nagiging hadlang sa kalooban ng Diyos sa ating pong buhay. Kaya regardless kung mawala man ang lahat ng yun, mga kapatid, purihin natin ang ating pong Panginoon. May purpose ang Panginoon. May dahilan siya, mga kapatid, sa lahat ng bagay. And the Bible says, at ang ibang mga naiwan ay humawak sa mga kahoy and some on broken pieces of the ship. Dahil sa bagyo, mga kapatid, nagkaroon ng halaga ang mga bagay na walang halaga. Pag dumating ang bagyo, ang pagsubok, ang problema, suffering sa ating buhay, mga kapatid, kung yung dati hindi po natin binibigyan ng halaga, ngayon, nakikita po natin ang importansya, ang halaga ng mga bagay na yun. Ministry ng storm sa ating pong buhay. Kaya minsan, ang storms, ginagamit po ito, mga kapatid, para magising po tayo, bigyan po natin ng halaga ang mga bagay na importante sa ating mga buhay. Kaya inaalaw ng Panginoon storms, ang mga bagay na nakikita natin hindi importante sa ating buhay ay nagiging importante because the storms have a way of rearranging what we consider valuable in our lives. No? Itinatama po tayo ng storm para makita po natin yung mahalaga sa buhay natin. Kung minsan nga yung nakakalimutan na natin pahalagahan yung mga mahal natin sa buhay. Di ba? At kung darating na ang storm, dumarating na yung sa sitwasyon ni Sister Rosa o ni Papa ko, ramdam ko yung damdamin doon, mga kapatid, sa ganun sitwasyon, mga kapatid. Kung minsan, doon tayo nagigising, pahalagahan pa rin natin. Pahalagahan pala natin sila. Nagulang pala ako sa kanila. Di ba? Parang nagigising po tayo dahil sa storm na dumadating.
Praise the Lord. All of a sudden, because I want to restore, I look at people different. Nag-iiba yung paningin mo sa mga tao na ngayon, mga kapatid. Because I went through a storm, I value things. Some of us, it's just a Sunday service ngayon, mga kapatid. Diba? Minsan, regular service lang. Normal na lang ang pag-attend po natin tuwing Linggo. It's just another time of God's presence. Pero meron po dito sa atin ngayong umaga na broken. Dumating mga kapatid na may nasira. Dumating na may mga pangangailangan sa buhay. Amen. Dumating na may karamdaman. Dumating na may trouble. Praise the Lord. And for them, mga kapatid, hindi po ito simpleng Sunday service lang. Ngayong umaga, mga kapatid, hindi lang po ito simpleng gathering na magkakamustaan na tayong lahat magkakamayan. Hindi po ito simpleng pag-gathering, pag-aawitan, no? Pag-aawitan, pagtutugtugan, mag-iidahan lang, mga kapatid, makikinig ng teaching, makikinig ng preaching, magkakamustahan, mga kapatiran. No! Hindi lang po ito simpleng ganong gawain, mga kapatid. Nandito ka ngayon dahil ito ay isang bagay na pinahahalagahan po natin. Mahalaga sa atin ang presensya ng Panginoon dahil sa mga bagyo na dumating sa ating mong buhay, mga kapatid. Nakita po natin na mas mahalaga pa rin ang Diyos higit sa lahat ng bagay. Mawala pa na lahat ng bagay sa atin, mga kapatid. Pero meron lang lang po ako isang iiwan na hindi ko kayang bibitawan. Ito yung paglilingkod po natin sa ating pong Panginoon. Praise the Lord! I don't tell you now, mga kapatid. There be some plans and things, some hopes that are going to fall apart. Pero ang sabi po na Biblia, hindi ka mamamatay. Doon sa sheep, mga kapatid. Parang hindi ka na maliligtas dahil nawala na ang mga bagay, mga kapatid. Nasira na yung bato na siya sana yung makakapag-ligtas sa'yo sa tubig. Diba? Praise the Lord. God is rearranging some purpose to take you to a place. He is rearranging some shifts in order to take you to a place of purpose and divine destiny. Hindi natin alam, mga kapatid, kung ano yung mangyayari. But the word is, you're gonna live and you're not dying. Yeah. Hindi po tayo, mga kapatid, mamamatay. Ang sabi ng Biblia, tayo po ay mabubuhay. Hold on to it, mga kapatid. You're gonna live and you're not gonna die. Mabubuhay ka at hindi ka mamamatay. It might fall apart, break apart, mess up, mga kapatid, but you will survive. Matatagumpay po tayo. Amen. Ito'y na po natin ang victory sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng ating Panginoon, Jesus Cristo. Claim that victory in the name of Jesus Christ. Praise the Lord. The Bible says, they went up to shore, nothing. Nakarating sila sa lumain, mga kapatid, ng walang dala-dala. Siyempre, tatalon ka na lang sa dagat in order to survival na lang yun, di ba? Hindi ka na magdadala ng gamit, lulubog ka lang. Eh kung malayo pa yung lupa doon, paano malalangoy? Paano ako kung nakahawak lang sa kahoy? Paano pa ako magdadala? Baka mas mabigat pa ako sa kahoy. Praise the Lord. They went close on their back and they are kissing the ground and hugging sand saying, I'm alive. I made it. And all of the sudden, mga kapatid, nagsimula silang maghanap. Kung ikaw nandun, mga kapatid, ano yung hahanapin mo? Pagdating mo sa lupa, pagkatapos mo maglatangoy ng isang oras, siguro, brother Andoy, hingal na pagod na pagod ka na,
Diba? Yung iba, tinga. Diba? I thank you, Lord. And then, meron pa nga hanapin. Hindi po pera ang kanilang hinanap, mga kapatid. Hindi po damit dahil basang-basa sila. Kailangan nilang magpalit, mga kapatid. Hindi rin po wifi ang kanilang hinanap. Oh, magtatrend din ako, nandito ako sa island. Oh, di ba? Oh, di ba? I'm safe. I'm safe. Ayan. Praise the Lord. Hindi po yung mga bagay na doon ang kanilang pong hinanap. The Bible says, what they need is a fire. And what we need is a fire. Yeah. Apoy, mga kapatid, ang kailangan po natin. What we need more than money. What we need more than mga kapatid sa mga bagay na tinatangkilig po natin. We need a fire. We need a fire. That fire, mga kapatid, this fire, that fire will warm us. Diba? So mga nanlalamig dyan, ang apoy ang magpapakinit sa'yo. Diba? That fire will warm us sa mga pasang-basa dyan, mga kapatid. The fire will dry us. The fire will give us light. And the fire will make us visible. Ang kailangan natin ngayon, mga kapatid, ay mga apostoliko na nag-aapoy sa Panginoon. Amen! Amen. That's what we need at fire! Ang mga apostolic, di ba? So, napangalan na natin, apostolic Pentecostals! Ito po yung mga nag-aapoy! Meron po experience na nag-aapoy, mga kapatid! We need a fire! Why? Because depression needs a fire. Kung meron kang galit, you need a fire. Kung meron kang pride, you need a fire. Kung naghihirap ka ngayon, you need a fire. We all need a fire. Yes. Ang fire ang sagot. Ang presensya ng Panginoon ang sagot. Ang Holy Ghost ang sagot, mga kapatid. This is what Paul of Saints needs. Taas ang kamay, mga kapatid, ng kailangan ng apoy ng Banal na Espiritu Santo ng ating mong Panginoon. Praise the Lord! Shout! Hallelujah! Pinigil na tayo! At nandito tayo, mga kapatid, we came here for fire! Napanito tayo, hindi para magkamustahan. Diba sabi natin kanina, narinito po tayo para sa apoy ng Espiritu Santo ng Panginoon. Praise the Lord. Dahil sa pamamagitan po ng apoy, ano man yung daladalahin po natin ngayon, umaga, pumunta tayo sa church, nagsimula tayo maglakad, mga kapatid, pumasok sa pintuan, meron po tayong mga baggages, meron po tayong mga daladala, mga kapatid, sa ating pong dibdib, sa ating pong kaisipan, ano mag-assign, anxiety, depression, fear, whatever, mga kapatid, addiction, we need a fire. Amen. Yes. And that's why we came here for. Amen. And that's what we came here for. Yes. Praise the Lord. God. Hallelujah. Pagpapalan ng Panginoon. They built a fire, but Paul wasn't happy. Nagkaroon po ng fire, mga kapatid. Gumawa sila ng fire. Hallelujah. He is not satisfied by the size of the fire. Si Paul, mga kapatid. A preacher. Ang mga naral, disciple po, apostle ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. He was not happy with the size of the fire. Hallelujah. Mahappy ka ba? Kung nandun ka sa isang ayan, mga kapatid, tapos yung apoy lang nandun, parang lighter. Oh, masaya ka ba? Ganong size lang ng fire, mga kapatid. Sapat ba yun para maalis yung panlalamig mo? Sapat ba yun para mag-dry ang kasuotan mo, mga kapatid? Praise the Lord. Paul was not happy with the size of the fire. Yes. Praise the Lord. Kaya, I believe, hindi po masaya si Sir Cijan na tog lang yung nakasama ng youth camp.
Hindi rin masaya ang mga Sister Josie na apat lang nalalay na kasama sa Ladies Ministers Conference noong sa Tanggitan noong nakaraan. Praise the Lord! Maybe yung iba, okay na yan, basta may makasama, but we are not satisfied with those numbers. We don't satisfy mga Diyos sa maliit na size ng apoy. Amen. Praise the Lord! The fire is not big enough. We thank God for now! Kung meron po tayo dito sa atin, isang daan ba tayo mga kapatid? But we want to see 200, 300, 400, 500 dito mga kapatid, 500 people dito sa loob ng church, and we want to see even 1,000 bonang saints na magpupuri sa Panginoon. Makakasama po natin sa paglilingkod sa Diyos. The vision ko na ba yan mga kapatid? Salamat sa Diyos mga kapatid. Nagkaroon tayo ng isang miracle last year, but we want it more. Amen! We want more miracles! Kung nakatanggap ka ng mga kapatid ng isang blessing, nakatanggap ka ng 10,000 blessing last month, we want it more. Ah, diba, Brother Joshua? Gusto mo tayong times 1, naging times 4, baka gusto mo ng times 10. Praise the Lord! We are not satisfied na once lang bang po natin na-experience ang mapuspos ng Espiritu Santo ng Panginoon, mga kapatid. We are not satisfied with the size of fire, but we want it bigger. We want it bigger, mga kapatid, dahil mga kapatid, ang mundo, the world is darker than ever before. Mas pasama ng pasama ang mundo, mga kapatid. Mas palaki ng palaki, parami ng parami, mga kapatid. Yung mga kasamaan, paggrabe ng paggrabe, mga kapatid. Kaya kailangan natin ng mas malaking apoy. We want it bigger. It needs a bigger fire. Kaya nga, mga kapatid, we need a bigger fire. Praise the Lord. In Acts chapter 3 verse 28 it says, when Paul had gathered a bundle of sticks, no? Meron po mga kapatid na mga sticks si Paul, he laid them on the fire. Ang sabi nyo, dahil si Pablo mga kapatid, siya lang po mag-isa, hindi satisfied dun sa apoy. Ang ginawa niya, he gathered some bundle of sticks and he laid them on the fire. Parang ganyan, mga kapatid. Diba? Mas nalakas yung apoy kapag nilagyan po pa ng mas maraming panggatong. Tama ba? Tama ba? Yes. Mga kapatid. Amen! Yes. Gusto mo na mas malaking apoy? Go! And get some sticks. Sino kaya dito kukuha ng sticks? Sabi, amen? Amen! Amen! Gusto mo ng apoy? Contribute ka, mga kapatid! Kumuha ka ng stick! Magdala ka ng stick! So that yung apoy na maliit, mga kapatid, lalaki yan! Bakit? Kasi kailangan natin ng bigger fire! We want bigger fire! We want bigger revival! We need more miracles! We need more healings! We need contributing to the fire. Iisa lang. Sino yon? Si Paul. Yung preacher. While everybody is enjoying the fire, nandun yung mga barbarians, mga kapatid, they are also enjoying the fire. Ang mga aromas, they are enjoying the fire. Yung centurion. Mga kapatid, yung ibang mga bilanggo, they are also enjoying the fire. Everybody!
nag-enjoy. Oh, yun, nakaramdaman ko ng warm. Napakarami nila. 700 plus, mga kapatid. Ang masakit, mga kapatid, ito, they don't contribute to it. Unbelievers will always use the fire, but they don't contribute to it. Yung mga barbarians, mga Romans, mga prisoners, mga kapatid, they are unbelievers. They enjoying the fire, they are enjoying the fire, but they are not contributing to it. They don't contribute. Ang masakit, mga kapatid, may mga Kristiyano na, mga kapatid, hindi na unbeliever. Alam nyo nilang gagawin para magkaroon ng malaking fire. Alam na nila na kailangan ng mas maraming paglalong. They are enjoying the fire. At enjoying, at meron na po silang nabe-benefit na po sila sa fire. Pero wala pong contribution. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Yung pastor, ganito, pag-pray mo naman ako, pastor, tara dito, pastor, ganito, pastor, paano to, pastor, punta ka dito, pastor, tulungan mo ako. Ganyan, may mga Kristiyanong ganyan, mga kapatid. And then, when everything is okay na, mga kapatid, pagkatapos, ang pastor, lagi na lang nagtuturo, lagi na lang naangalan salita ng Diyos, lagi siyang nandiyan, pero hindi po natin pinapakinggan ang salita ng Diyos na pinapangaral ng pastor. That's your contribution, mga kapatid. We are all nagpe-benefit po tayo sa fire. Nagpe-benefit po tayo, mga kapatid. Ay, meron po tayo church. Pag may problema, pwede ako open ang pintuan ng church para lumuhod ako. Hindi ako ng tulong sa Panginoon. Nandito sa church, mga kapatid, yung mga, di ba? Ang church ay para sa mga makasala na nandito para ma-comfort ako. Nandito yung church, mga kapatid. But what about your contribution para sa church? Fire! Diba? Hallelujah. Alam niyo po, mga kapatid, ang gusto lang naman po ng isang pastor, nandiyan yung pastor palagi para sa atin, mga kapatid. Ang trabaho niya, inaalaga niya ng mga tupa. Pinapangaral niya ang salita ng Diyos ng tapat at totoo at kumpleto. Yes. Mga kapatid. Lagi siyang nandyan, ano man, sitwasyon natin. Nangangaral yan, mga kapatid, kahit masakit. Okay lang, kailangan ng ipangaral. Kaya minsan, sa atin, mga kapatid, ang isang tupa, mga kapatid, hindi pa makasunod sa salita ng Panginoon. Na-benefit na siya, mga kapatid. Pinagaling na siya. Pinagpala na siya, mga kapatid. Pero hindi pa rin siya makapag-contribute sa fire. Hallelujah. Nauna na nagpala ng Panginoon sa iyo. Nauna na kumilos. Gumawa ng miracle ang Panginoon sa iyong buhay. Pero ano, mga kapatid, kamusta ang ating pong pagsunod at paggawa sa salita ng Panginoon? Ang gusto lamang po ng mga tao ng Diyos, mga kapatid, hindi po sila humihingi ng kapalit. Amen. Sa kanilang paggawa, dahil ginagawa po nila ito, dahil ito po ay kanilang tungkulin, dahil tinawag po sila sa ganitong pamamaraan ng ating mga pastor. Ang tanging gusto niya lang, mga kapatid, ay yung salita ng Diyos ay maisapamuhay po natin, mga kapatid. Masunod po natin ang kanyang mga salita. At magkaroon po tayo ng kaligtasan. Magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Amen! Amen. Praise the Lord! Praise God! Amen! Praise the Lord! Itaas nga ang kamay, mga kapatid, ang part ng iglesyang ito. Taas ang kamay! Amen. Taas ang kamay! Lahat tayo, mga kapatid! Amen. We are part of this church! We are part of Satan!
lugar ng Porat at sa iba pang lugar, mga kapatid, tinipon tayo ng Diyos dito. Kaya mamaya, kung part po tayo ng Porat Saints, mamaya, pakiabot na lang po kay Sister Jane yung one-time offering ng campground. Mga kapatid, kasi ang sabi dun sa one-time offering, isang beses lang po itong hinihingi, mga kapatid, para sa ating pong campground. Isang beses lang, meron po tayong biniling location ng UPC, district po natin dito sa lugar natin, sa may Arayat, mga kapatid. Siyempre, kailangan po ng finances doon para ma-build, mga kapatid, yung structure, yung buildings, at kaisa po tayo sa Porat. So, ang sabi ko, mga kapatid, ang instruction, lahat po ng member ng church ay mag-offering ng 100. Bawat isa. So, kung tayo po ay parte ng Iglesia ng Porat, bigay po natin kay Sister Jane. Okay ba yun? Amen. Nagkaroon tuloy ng advertisement. Praise the Lord. Amen. Carnal people listen to preaching, but they did not contribute to it. They come to youth service and they criticize, but they never contribute. Yes. Marami sa atin, mga kapatid, ang sarap makinig ng preaching ni Pastor. Umabot talaga dito sa puso ko, sa isip ko, nakakablas talaga. But they are not, wala po silang contribution. Hanggang pakikinig lang sila, mga kapatid. Naniniwala ako na wala pong ganyan dito sa atin. Amen! 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 We are here katulad po ni Pablo. Si Pablo, katulad po tayo ni Pablo, mga kapatid. Meron po tayong mga daladalang mga isip sa ating pong mga kamay upang maging mas malaki ang apoy. Amen! We are here to contribute to the fire. We are here to contribute to the fire. Yes. Ano yun? Ano ba yung may contribute mo? Teka lang, bago tayo magtanong na ano yung makakontribute mo sa fire. Sino dito sa atin magsabi ng amen yung mga gusto mag-contribute? Sumigaw ng praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Lahat tayo, katulad niya ni Pablo, mga kapatid. Ano ba ang mai-contribute mo? Pastor, we brought an amen. Meron ako amen to contribute. I brought a shout and a clap to contribute sa fire. Kung musician ka, contribute your music. Kung singer ka, contribute your singing voice. Napakaganda, sabi ni Brother Joshua. Kung teacher ka, contribute your teaching knowledge. We have ushers. We have mission team. We have altar ministers. Praise God, we have givers and praisers to contribute. Yeah. Amen. Amen. Yeah. Meron ba dito nagbaka ng amen? Amen. Para makontribute sa fire. Amen. Yeah. Meron ba dito nagbaka ng praise the Lord! Praise the Lord! We have all brought a stick! Meron po tayong mga isip because we want a bigger fire! Amen. Pastor, I am an amen ready! Ready na ako para i-contribute ang aking amen! Ready na ako para i-contribute ko ang aking hallelujah! Pastor, ready na ako para yung kamay ko para kaya kailangan nga natin, dapat natin asamin, we need
a greater, a bigger fire. At magkakaroon lang po tayo ng malaking apoy kung lahat po tayo ay magko-contribute. Praise the Lord! Sino ba yung Diyos? Be still and know that I am God.
Jesus. Ha? Jesus. Jesus! Diba? Be still and know that I am God. Yung God natin mga kapatid si Jesus yan. Ang pangalan na ay Jesus. Amen. Is He the Alpha and Omega? Does He have the name? Amen. Jesus. Jesus. Is He the leader of the body? Meron pa siyang pangalan. What is His name? Jesus. Jesus. He's the bride and morning star. His name is? Jesus. He's the first and the last. His name is? Jesus. He's the Alpha and Omega. His name is? Jesus. He is the bridge over troubled water. His name is? Jesus. He's the help in every time of need. His name is? Jesus. Hallelujah. He is the host of Sharon. His name is? Jesus. He's the Father. Jesus. He's the Son. Jesus. He's the Holy Ghost. Jesus! Hallelujah! Kilala pala natin ang Panginoon eh. Kilala pa natin yung God na sinasabi dun sa verse na yan, mga kapatid. So, kung ikaw ay sinister or sinis, still and know, mga kapatid, magbasa ka ng Bible. Idiretso mo kaya yung bahasa, mga kapatid. Diretso may basa sa Psalms chapter 47 at Psalms chapter 46 yan, di ba? Verse 10 hanggang 11 lang yan. Pagdating ng verse 47, alam niyo ba kung ano sinabi? Pagkatapos ng be still and know, ang sabi po ng Biblia, oh clap your hands, holy people! Then you must start speaking in other tongues kung walang tumatakbo
isa sa hindi ko makalimutan ang testimony ni Brad ni Sister Dailin noong bago ang balance siya dito. Ang sabi niya, although may mga revival, may mga Sunday services, mga revival sa loob ng church, mga kapatid. Pero pagdating niya dito sa Borac, kakaibang revival. It's not just an ordinary revival. Yeah. Ang kanya na-experience dito sa church. Praise God. Hallelujah. Yes! Nakatanggap na tayo ng Espiritu ng Panginoon. But what about yung naisin mo pa, mga kapatid, yung greater revival? Ma-experience mo, mga kapatid. Praise the Lord! Apoy, mga kapatid. Sabagkat hindi lamang po tayo na palito para maging tagapakinig lang ng mga tugtungin at mga awitin para mapuri sa ating pong Panginoon. Hindi po tayo na palito upang makinig lang ng salita ng Diyos, ng pangalan ng salita ng Diyos. Amen. Narinito po tayo upang itapoy ang demonyo. Upang paalisin ang gawa ng demonyo sa ating mga buhay. Alayasin mga kapatid yung mga demonyo na sumasabay-sabay sa lahat ng mga lakad po natin. Praise the Lord! We need to kick the devil out of our life! At sa ano po mga maraming yun, mga kapatid, we need to build a bigger fire! Kaya kailangan po natin mag-contribute to the fire! Praise the Lord! Tayo para magpantuhan na at magnawanan at uupo na lang at magsiselpon-selpon lang sa tatlong oras mga kapatid na gawain ng Panginoon. Pumunta ka na lang sa McDonald's at puti on momo. Praise the Lord. I'm sorry dahil naparito po ako to see greater miracles. Hingi po ako ng miracle galing sa Panginoon. Hindi ko na miracle sila Mr. BBM, ako po pala si
Abigail. Parang masalit na kapit. Ako na si Brother Rico Basilio. Pinsan ko, yung pinsan, ni pinsan, nakasawa mo. Pag pinara tayo ng MMDA, Travel Enforcer, LTO, ay, ano po, teka, napara tayo dahil na overspeeding. Ay, nagkasandali, tatawagan ko yung kaibigan ko. Nakakilala niya yung general. At saka, yung kaibigan ng kaibigan ko, kilala ko yun! Ano man yung mga title mo, mga kapatid, wala yung halaga sa tahas, mga kapatid. The devil is not afraid of your title. That's why we don't baptize in the title. Praise the Lord! Hindi tayo nagbabaptize sa title ng Ama, Anak, Espiritu, mga kapatid. We don't baptize in the titles. We baptize in the one that comes after. Who will baptize you? In the Holy Ghost and with fire. That's why we don't need titles. We don't need a position. All we need is a praise. All we need is a hallelujah. All we need is a shout. All we need, dalhin po natin yung mga estate po natin. Ilagay po natin sa apoy. Let's say ganun, magkaroon po tayo ng mas malaking revival. Naniniwala ba kayo? Hallelujah. Magkakaroon ng malaking paggawa, pagpuspos ang ating pong Panginoon. Kung hindi ka pa napuspos ng Espiritu Santo ng Diyos, hindi ka pa natanggap ng Holy Ghost. Ngayon ang pagkakataon. Just contribute to the fire. Sabi na ni Brother John Mark, mga kapatid kanina, iinom ka, hindi mo ba gagamitin yung bibig mo? Hindi mo ba yung ibubuka? Gusto mong matanggap ang Espiritu ng Santo, mga kapatid, kailangan mong ibuka ang iyong bibig. Sumigaw ka ng mga papuri sa Panginoon at yan ang gagamitin ng Panginoon for the order for you to speak in other tongues. This is the evidence, initial evidence na tayo po ay natanggap ang Espiritu ng Panginoon. Hallelujah! God did not stop the bite. Nakagat siya, mga kapatid. Hindi po ito. But He did stop the venom. Napansin niyo, mga kapatid, sa verse, inaantay po nila na may mangyari kay Pablo. Kung babagsak siya, diba? Kung malalason siya, mga kapatid. Kaya ang sabi na nung kinagat siya, sabi ng mga ibang nandoon sa paligid niya, mga kapatid, yung mga nag-enjoy lang sa bar, sabi nung, kaya nagkagat dahil sa siyang murderer. Pero anong nangyari? Walang nangyari, mga kapatid, kay Paul. Yung expectation ng iba, mga kapatid, ay hindi po nangyari. Because God did stop the venom. Maaari kang makagat, pero hindi ka mamamatay, mga kapatid. Maaari kang makagat, pero hindi ka babagsak. Maaari dumadating ang sor sa buhay natin, mga kapatid. Pero hindi po tayo bibitaw sa paglilingkod sa Panginoon. Because God is our, is on our side. And sabi po ni Sir Luz, the battle is not ours, but
greatest testimonies natin, mga kapatid, ay yung makagat po tayo na ahas, pero nananatili po tayong nakatayong. Dumating yung mga storms, mga bugsubog sisters, ang greatest testimony natin yan, mga kapatid, nananatili po tayo sa lugar na kung saan po tayo tinawag ng ating pong Panginoon. Nananatili ka sa purpose, mga kapatid, na Diyos para sa iyo. Hallelujah! Some of you have been beat by addiction. Some of us have been beat with cancer and tumors, with marital conflict, with depression, with anxiety and fear, etc., etc., etc. Napakarami kami makakagat. Bago ko sabihin sa inyo kung ano yung gagawin natin, mga kapatid, kung naanggat po tayo ng ahas, tayo po tayong lahat. Praise the Lord. I want you to be get ready, mga kapatid, sa salita po ng ating Panginoon. Tayo po mga Kristiyano, mga kapatid, ang mga contributors. Sino po ay mga tiyan ng ahas? Walang pakialamang Diablo ang kaaway sa iba, mga kapatid, na hindi nagkocontribute dahil wala siyang pakilabang doon. Hindi na kailangan, mga kapatid, yung hindi nagkocontribute. Expect. Pag tayo ay contributors, makakagal po tayo ng ahas. At tulad ng sinabi ko kanina, mga kapatid, maaaring kinagat ka ng addiction, maaaring kagatin ka ng anxiety, troubles, problems, fear, depression, conflicts, sufferings, napakaraming bagay, mga kapatid. Ang sabi sa Acts chapter 28 verse 5, here's what we're going to do, mga kapatid. Ano ba yun? Acts chapter 28 verse 5, and the Bible says, he shook off the beast into the fire. He shook off the beast. Kahit anong, hindi ko na nalagyan ng PowerPoint, kahit anong Bible version ang basahin po natin, mga kapatid, kay King James, NIV, ano ba man yan, kahit Catholic version, kahit Jehovah's Bible ang basahin po natin, mga kapatid, isa lang po ang sabi ng Biblia. Anong ginawa kapag ikaw ay nakagal ng ahas, dahil ikaw ay isang contributor? Ang ginawa niyo po, he shook off the beast into the fire. He shook off. Shinake niya, mga kapatid, yung kanyang kamay, yung kanyang arm, dahil dito pumulupot yung ahas mo. Shinake niya yan into the fire. Hallelujah. Sa fire, mga kapatid. And there is only one thing you do when you got a snake. Snake ka, mga kapatid, you have to shake it off. Amen. You have to shake it off. 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 Alam niyo, mga kapatid, kung meron akong problema, hindi itong ginagawa ko. I'm shaking it off. I'm shaking it off. In Jesus' name. Dumating yung sunanin mo, yung depression mo, your anxiety mo, shake it off. I tell you the secret, mga kapatid. Kaya minsan, hindi na kailangan
sa'yo, shaking off sa apoy kung saan ka nagko-contribute, kung saan mo inilalagay yung stick mo, mga kapatid, doon sa greater fire. Kaya nga, sandali na, huwag mo na tayo lumuhod, mga kapatid. When you're contributing, mga kapatid, alam niyo ba doon sa apoy na kung saan ka nagko-contribute? Para sa bigger fire, ito pala yung magsasalba sa'yo. Ito pala yung magliligtas sa'yo, mga kapatid. Ito pala, mga kapatid, yung makakasagot sa lahat ng problema mo, sa lahat ng taning mo, mga kapatid. Ito pala yung sasagot. At dito ka pala maliligtas, mga kapatid. Dito ka pala makahanap ng miracle na kasagutan ng hinahanap mo sa fire kung saan ka nagko-contribute. Kaya lahat tayo dito, mga kapatid, I know, lahat tayo magko-contribute sa fire. Dalihin mo yung mga isip po natin, mga kapatid, ngayong umaga nito. At tayo ay mag-build na greater fire, greater Holy Spirit baptism in the name of Jesus Christ. Nice to po, mga kapatid. Hawakan mo yung katabi mo, kahit hindi mga babae sa babae, lalaki sa lalaki. We need each other. Hindi po tayo dito katulad ng isa. Kaya na kaya natin mag-isa, mga kapatid. Lahat tayo ay contributors. Maliit lang ang apoy na pag-isa ka lang. Pero kung lahat tayo, mga kapatid, kasama yung kapatid, kasama yung kapatid sa Panginoon, lahat tayo, mga kapatid, ay magkakaroon ng contribution sa Christ.